What's up mga kabadyak, sa video natin, i-convert natin sa gravel setup yung traction rolo na bike. Etong traction rolo, gravel bike na mga kasi talaga to. Nung nirelease to ni traction bikes, naka drop bars na setup. Ako lang yung nag-setup sa kanya ng naka-loop bar. Utility bike yung setup ko sa kanya, mukha siyang touring bike. Everyday bike siya na utilitarian yung setup na ginawa ko sa kanya. Ngayon, tatanggalin ko yung mga kinabit ko sa kanya, yung mga abubot. Ito yung mga parts na gagamitin natin para doon sa conversion to gravel bike ng bike ko. Well, actually, hindi nga conversion eh. Kasi gravel bike naman talaga yon. Gagawin lang natin ngayon ang naka-drop bar na siya na setup. Papakita ko sa inyo isa-isa yung mga parts na kakailanganin natin. Unahin natin to, drop bar. Siyempre, papalitan natin yung loop bar. Drop bar na yung gagamitin natin. Kasi kung paano yung way na imamarket yung mga gravel bikes. Ganun yung itsura ng mga gravel bikes. Naka-drop bar sila na setup. Ito yung gagamitin kong drop bar. Ito yung Traction Rover drop bar. Aluminum siya. 420 millimeters. Ito na natin yung pinakamahaba. So maganda sana mas mahaba pa dito, mga 440 pataas. Kasi sa gravel bike, mas may leverage ka sa mga lusong pag mas malapad yung bars mo. Tulad nung kung naka-MTB ka na handlebar. Eh yung mga niraride ng mga gravel bike, mga pang-MTB na din halos ganun yung klase ng terrain nila. So, ito yung meron ako dito, ito yung gagamitin ko. Galing din to sa traction bike. Kung ano yung brand ng bike ko, yun na din yung brand nitong handlebar. So, ito may konti siyang flare, konting-konti lang. Hindi siya yung diretsyon-diretsyo na kagaya sa mga karaniwang mga drop bars pang road bike. Medyo nakabuka siya pa ganun. So mas wide ka ng konti. Hindi sobrang OA yung flare, sakto lang. Mas maganda sana mas buka pa, pero pwede na, pagtsagaan na natin. Next, ano ba yung nandito pa? Ito. Ito yung crankset na ipapalit natin dun. Hindi na yung MTB na Diori crankset yung gagamitin ko sa setup ko dun sa traction rolo. May video akong ginawa para dito eh. Pero ito, pakita ko na lang muna sa inyo. Mauna dito makita bago yung video. Ito yung kakabit ko doon. Ang brand nito is Aerozine. Pinadala lang to sa akin galing Taiwan. Ito yung may chainring na swap para sa gravel use. Kasi 4630 lang yung chainring nito eh. Kumbaga, mas maliit siya kaysa sa compact na pang road bike. Mas magaan ipadjack. Mas suitable yun kung gravel bike setup. Kasi kung gagamit ka ng mga 50-34 na crankset, pang road talaga yun eh. Medyo mabigat yun kung saan ginagamit yung gravel bike. Kaya ito yung gagamitin natin. Eh, ang kagandahan dito, yung offset nito, swak pang FD ng pang road bike. Kaya hindi ko na need bumili ng ibang FD. Ito na lang FD gagamitin ko, yung dati kong 105 na FD. Ito yung gagamitin ko na FD. Ito yung crankset. Medyo kakaiba tong crankset na to eh. Kasi kung mapapansin nyo, yung butas niya laki o eh no. Tagos yung daliri ko, diba? Wala siyang tread dito. Kasi yung ganitong style, ginawa nilang ganyan para adjustable yung haba ng crank arm. Pwede siyang 172, pwede rin na siyang 170. Depende sa pwesto kung saan may lalagay yung nilalagay dito para mabago yung pwesto kung saan itetread yung pedal. Pero syempre, hindi naman umiikli itong mismong haba na ito. Ito try pa din natin. 170 lang papalagay ko dito. Ito yung crankset na gagamitin natin. May BB na rin ito nakasama. May video ko tungkol dito, mas in-depth. Ipapa-install ko lang para matesting ko na, tapos makompleto ko na yung video na yun. Mabigyan ko ng feedback itong crankset na to. FD 105 5800 FD. Ang clamp type, kasi wala namang kabitan na brace on yung frame ng traction rolo. Kinaklamp talaga. Kaya ganyan. Nung nire-research ko pala tong setup na bala kong gawin dun sa bike na yun, nagtingin-tingin ako ng FD. Meron palang FD na design para sa mas matabang tire ng
road bike. Eh, kasi daw, posibleng eto, yung part na to na nagsiswing, tumama dun sa gulong. So, gumawa sila nung hindi tatama yung eto. Sa tingin ko naman, hindi naman tatama dun sa bike kasi medyo malayo naman yung gulong dun sa mismong seat tube. Kahit na mataba yung gulong na gagamitin ko. Yung pa din yung gulong na gagamitin ko yun, 27.5 by 2.1 eh. Malayo naman kasi nga, mahaba yung chainstay ng bike. So, I think eto mag-work naman. Sana mag-work. Eto yung 105 na shifter, 5800. 105 lang gagamitin ko kasi straight na GRX kasi medyo pricey pa. Mahal. Kaya ito na lang muna gamitin ko. 105 road bike shifters. Kasi eto, compatible naman to dun sa RD na gagamitin ko. Eto yung RD na gagamitin ko. Eto yung GRX 800 na RD. May video na akong ginawa tungkol dito sa RD na to. Etong RD na to, napakamahal. Small pa to dun sa frame set ng traction rolo. Grabe. Pero kasi eto yung RD na pwede sa 11 speed. Nakaya yung malaking cogs. Kasi mas malaki yung gagamitin kong cogs. Hindi yung kagaya sa road bike. Hindi ganun. Mas malaki ng konti. Para may laban naman tayo sa ahon. Tsaka eto yung build niya. Para siyang pang MTB na RD ng Shimano. May switch dito, may clutch. Hindi siya ganun katagtag, unlike kung kagaya ng mga ordinary na road bike RD. Kasi siyempre, pag mag-off-road ka, hahataw-hataw yung RD mo. Maganda may clutch or built para dun sa ganong klaseng terrain. Kaya eto, nag-invest ako dito. Ito yung gagamitin ko. Ito yung pang 2x. Kasi 2x yung setup na gagawin ko. Naisip ko na mag 1x. Kaya lang, inaalala ko, baka mabitin ako sa mga pang-ahon. Kaya pag nag 1x ako. Kaya 2x yung ginawa kong setup. Namabay nandito. Ito yung bar tip na gagamitin ko. ESI. Pinadala sa akin ng ESI grips. May video ako na-prepare para sa ESI. Hindi ko pa lang nakompleto kasi nga hindi ko pa to nagagamit. Hindi ko pa natetesting. Gamitin ko muna to. Tapos yun, makompleto ko na yung video na yun. Testingin ko muna to. Hindi ko pa alam yung feel niya, yung texture niya kasi nga. Ito, sealed pa siya. Pero ito yung gagamitin ko na grips. Black lang. I think kasha naman yan kasi kahit ito nakalagay dito road cyclocross triathlon. Ngayon meron ng mga gravel bike specific na bar tips. Ang kaiba nun I think yung haba kasi sa gravel bike yung trend ng mga drop bars nila talagang mahaba eh. Nangyayari yung mga regular road bike bar tips bitin para sa ganun. Ito I think hindi naman to sobrang haba. Mga siguro sakto pa din dito. Ito pala, meron pala ako nito kasi ito yung pang tali dun sa bar tape. May kasama na to eh, kaya lang maiksi lang eh. Alam ko yung ganito may kasama na pang finish na tali. Pero mas maganda yung ganito kasi mas mahaba yung pwede mo mapaikot. Mas secure, kaya ganito yung gagamit natin. Electrical tape lang. Tapos may hawak pala akong sealant dito kasi baka ipaayos ko ng align yung unahan kong gulong. Naka-tubeless na yun eh. Mangyayari, dadagdaga ko yung sealant na nakalagay sa kanya. Tapos ito, may stem pala ako dito. Itong stem na to is 70mm. Kasi papalitan ko yung stem na nakalagay doon. Nakalagay doon ngayon is 60mm lang. Kasi yun yung stem na swak doon sa look bar para ma-maximize mo yung riding comfort niya. Para talagang malapit na malapit. Upright na upright pag nakasakay ka doon sa bike. E ngayon, sa drop bar, ang pangit pag short stem. Pag naka-short stem ka sa drop bar, ang weird ng pakiramdam. 60-50 na try ko na hindi ko natripan kung paano yung handling niya. Kasi nga, hindi naman ganun ka-wide yun eh. Unlike kung sa MTB. Gagawin ko, mas mamahaba ako ng konti. Ito, 70mm. Hindi rin ako gamit ng 80, 90, 100. Kasi yung traction rolo, ang haba ng top tube nun. Natry ko na yun eh. Nung una kong sakay sa traction rolo, nagpunta ako sa showroom nila. Tinesting kong i-ride yung stock setup nila, yung built bike. Naka 100mm sata na stem yun. Sobrang haba, sobrang layo. Ang ginawa ko, sabi ko, pwede ko bang testingin iba't ibang stem? So, meron naman silang stem doon, pinatesting sa akin. 100, 90, 80, hanggang 70, 60. Yung mga tinesting ko, 70 yung pinakanagustuhan ko. Kaya 70 yung kakabit ko doon na stem. Ito, aluminum stem. Then, ano mo ba yung nandito? Ito naman is chain, 11 speed chain, PYC, color black. So, nating fancy. Tapos, meron pa ako dito kaset. Ito yung kaset na gagamitin ko. 11 speed, 1140T. Kasi kaya naman daw nung RD na gumamit ng 40T. May nakasubok na na iba sa internet. Sabi nila, kaya naman daw. Kaya yun, gagamitan natin ng 40T. Kasi para sa akin na, kailangan ko mas malaki talaga na
cassette kasi mas panatag ako na maiaahon ko yung bike pag mas malaki yung cassette. Kaya yun, pinakamalaking pwede kong magamit, yun yung gagamitin ko dito. So, ang kagandahan sa 40T, hindi ganun kalalaki yung talon niya, eh 11 speed to. Kaya paglipat mo, hindi masyadong ramdam or hindi masyadong drastic yung paggaan or pagbigat ng gearing kada shift. So ito yung gagamitin ko. Ang brand dito is ZTTO. ZTTO, parang yan yung sinasabi mo sa internet pag nag-post ka ng picture na iba. Salamat to the owner. Sinubukan ko lang kasi ito yung nakita ko na mura. 1K ko lang ata nabili to. 1K plus. 1-1, parang ganun. Wala kasi din ako mahanap na SLX na 1140T or XT. Ang hirap maghanap ngayon, walang mabili na Shimano. Kaya ito na lang, pinagtiyagaan ko. Weight penalty lang, medyo may kabigatan siya. Almost 500 grams yung total weight nito eh. Tinimbang ko eh. So medyo may kabigatan, pero sana yung bigat nun is mabawi kung sa durability nito. Sana din tumagal to. Hindi ko pa rin alam eh, hindi ko pa sure eh. Kung matibay to, baka mamaya mabungi agad eh, pero malalaman natin pag nagamit na natin. Hindi ko naman masyadong panghihinayangan kasi hindi pa ako nakakabungi ng cassette. Tsaka hindi naman siya sobrang pricey. Pero yun, pag naka-issue to, palit ako ng XT or SLX. Nagurado yan. Ano pa ba? Yun lang, wala na iba nandito. Yun lang yung mga ikaabit natin. Punta na tayo ngayon kay Master. Dali natin yung bike tsaka itong mga parts na to. Makabit na natin. Na mga kapadyak, naka-drop bar na yung setup nitong traction rolo ko. Nakabit na yung Aerozyne crank, GRX na RD. Ayan, drop bar na siya, gravel bike na siya. That's it for this video mga kapadyak. Kita kasi na sa susunod na videos. Ride safe mga kapadyak.